Hi guys! Welcome back to my channel. So this is the second episode for this topic, Input VAT. So in this particular video, I will be discussing to you the remaining types of Input VAT na hindi na-cover sa first episode natin. So I will discuss here Presumptive Input VAT, Transitional Input VAT, Standard Input VAT, as well as the other types of VAT na creditable. Okay? However, bago tayo mag-umpisa mismo sa mga topics na yan, meron lang akong gustong i-clarify, no? Okay? Baka kasi may mga nalilito dito. So, sir, sa output VAT po ba? Ano ba talaga ang basis ng 12% VAT? Should we use gross sales o net sales? Gross receipts o net receipts? Sa input VAT, sir, should it be gross purchases o net purchases? Yan. Okay. Sa tax code natin, ang gamit ay gross. Gross purchases, gross receipts, gross sales. Why? Kasi medyo conservative ang tax code natin dahil hindi kasi lahat ng discounts, hindi lahat ng returns deductible for VAT purposes. So since hindi naman lahat ng discounts, hindi naman lahat ng returns ay deductible for purposes of computing the VAT, so ang ginamit sa tax code natin ay gross. However, paano yan, sir, kung magko-compute kami ng VAT payable? We were asked to compute for the VAT payable. Tapos sa problem, sir, may nakalagay sales discount, sales return. Deduct mo yan. Unless may nakalagay na ganito. Yung discount na yan, yung return na yan ay hindi pa given talaga. Kasi subject pa yan sa condition or happening of future event. Kasi ganito yan sa tax code. Para yan ay deductible, dapat granted na yung discount. Kung returns, dapat binigay na sa'yo yung, binalik na sa'yo yung bayad. O kaya, meron ng appropriate, parang kumbaga eh, debit memo, ganun. Eh, credit memo sa'yo. So, dapat para deducted ang discount, granted na, hindi subject sa condition. Dapat para deducted ang returns, na ibalik na mismo sa'yo yung pinambayad mo o kaya nabigyan ka na ng kaukulang kumbaga parang purchase or debit memo, credit memo sa side mo as buyer. So kung wala yung mga yon, kung hindi sure yung mga yon, hindi siya deductible. Kaya ang ginamit sa tax code ay gross. Kaso di ba karamihan sa mga problem solving natin, nakalagay lang kung minsan gross sales o kaya selling price. Tapos may data ka na returns, may data ka na discount, i-deduct mo yung mga yun. Kaya kung papansinin mo sa mga reviewers natin, sa tax code natin, I'm referring to my books, of course, okay? Nakanet yung mga yun. Unless, of course, maliwanag sa problem na conditional pala yung mga yan. Okay? So, I hope clear na tayo, ha? So, kaya lang ginamit yung gross kasi hindi nga siya automatically deductible. Okay, yung mga yun. Okay, let's proceed then to the topics under covered by this video. So we will discuss the remaining types of input VAT that were not discussed in the first episode. So I will start from presumptive input VAT. Okay. Kailan ba may presumptive input VAT? So, sa tax code, may presumptive input VAT ka kung ikaw ay taxpayer engaged in the following. So, dapat memorize mo to. Engaged ka ba sa mga following activities? Do you process sardines, mackerel, or milk? O kaya, are you manufacturing refined sugar, cooking oil, and pack noodle-based instant meals? Yes, sir. Engage ako sa mga activities na yan. Okay, next.
Sa pag-process mo ng mga yan, sa pag-manufacture mo ng mga yan, okay, did you purchase? Okay, did you purchase agricultural product? And did you use it as input or ingredients? Yes, sir. So kung ganon, 4% nung binili mo na agricultural product that you use as input for these particular types of activities, allowed yun as input VAT. Tatawagin natin siyang presumptive input VAT. So, basahin natin. Persons or firms engaged in the processing of sardines, mackerel, milk, and in manufacturing refined sugar, cooking oil, pack noodle-based instant meals, shall be allowed a presumptive input tax creditable against output tax, equivalent to 4% on the gross value in money of their purchases. Purchases of what? Of primary agricultural products which are used as inputs to their production. So, maliwanag sa tax code, dapat agricultural products. So, pardon me kung may mga professors dito na nanonood o may mga ibang nanonood na ang ginagawa ay pati yung marine product ay nilalagyan ng presumptive. Ako, di ako naglalagay niyan kasi ang liwanag naman sa tax code na agricultural products. Hindi naman niya sinabing agricultural and marine food products. So, therefore, ganito ha, dapat pasok ka dito. Either you are processing sardines, mackerel milk, or you are manufacturing refined sugar, cooking oil, pack noodle-based instant meals. Pag wala ka dyan, wala na tayong pag-usapang presumptive. Sir, nandyan ako. Oh, sa paggawa ng mga yan, did you buy agricultural product at ginamit mo yun sa paggawa ng mga yan? Yes, sir. 4% nun, yun ang presumptive. Okay, I hope maliwanag. So, puntahan natin to ulit. The term processing shall mean, okay, pasteurization, canning, and activities which through physical or chemical process alter the exterior texture or form or inner substance of a product in such manner as to prepare it for special use to which it could not have been put in its original form or condition. Okay? Yan. So, I hope maliwanag tayo. So, yan yung tinatawag nating presumptive input VAT. Sampulan natin, no? Paggawa ng sardinas. O, di siyempre, sir, kailangan ko ng isda. Siyempre, sir, nung binili ko yung isda, walang VAT yun, sir. So, wala akong input VAT. Kasi, sir, di ba, VAT exempt yun. Marine food products, original state. Oh, yes. At hindi ko nilalagyan yun ng presumptive. Kahit pa nagmamanufacture ka ng sardines. Kasi isda yun eh. Hindi naman yun agricultural. Eh sir, para sumarap yung sardinas, syempre lalagyan natin ng tomatoes. Pero di ba normal sa sardinas, tomato sauce na yun. So liwanagin ko to ha. Syempre naman, pag nagpa-process ka ng sardines, hindi ka naman siguro bibili ng process na tomato sauce. Kasi kung tomato sauce mismo yun nung binili mo, process na yun eh. So, VAT-able na yun. 12% VAT na yun. So, yung binabanggit natin na tomato dito, siguro yung nag-process ka ng sardinas, ginamitan mo ng tomatoes na ikaw na rin yung nag-convert yan sa tomato sauce, di ba? So, ganito yan. Nung binili mo yung mga tomatoes, wala namang VAT yun. Kasi tomatoes are agricultural food, original state. So, walang VAT yun. Oh, pre-process mo yun, ginawa mong tomato sauce kasi yun ang ilalagay mo sa sardinas. So, technically, wala kang input VAT doon sa nilagay mo na tomato sauce dahil originally tomato nga yun na binili mo. However, the tax code allows you to avail 4% presumptive input VAT on that. Okay? So, dapat agricultural product use as input. In fact, di nga niya ginamit yung food eh. Sabi lang niya, agricultural product, use as input. Oh.
Okay? So, yun yung mga yun. So, dapat para may presumptive, pasok sa mga sinabi ko. Pasok dyan sa nasa screen mo ngayon at yung 4% ay nakabase sa binili mong agricultural product na ginamit mong input. So, technically, there is no input VAT on your part eh. On this particular products eh. Yung product na yun, yung agricultural product na ginamit mo. So, wala mang talagang VAT yun, you will be allowed to claim. So, kaya yung presumptive input VAT na yan, tax incentive yan eh. Bakit tax incentive? Kasi wala namang VAT yun, pero you were allowed to claim VAT. Bakit kaya, sir? Malamang, ini-encourage ng batas na tayo'y ma-involve sa mga ganyang activities dahil mga basic necessities yan. Or maybe binibigyan nga ng binibigyan ng batas natin, ng gobyerno natin, ng tax incentive yung mga taxpayers involved in these activities. Okay, kaya pag tanungin kayo ha, is a presumptive input VAT tax incentive? The answer is yes. So I hope maliwanag yung presumptive input VAT natin. Yun lang naman yung presumptive input VAT. Okay, next, let's proceed to the next one. Transitional input VAT. From the term transitional, parang may pinagdaanan kanina. Transitional input VAT. Okay, so basahin muna natin. Person who becomes liable to VAT or any person who elects to be VAT registered person shall be allowed input tax on his beginning inventory. Beginning inventory ng ano? Ng goods for sale niya. O kaya materials niya. O supplies niya. Equivalent to 2% of the value of such inventory or the actual VAT on those items, whichever is higher. Okay, which is creditable against the output tax. And natural, input tax nga, creditable yan sa output tax. Let's simplify. Agad talaga ibig sabihin, let's simplify. 2020 na ngayon. Last year, hindi ka VAT reds. Kasi hindi ka naman lagpas 3 million, so hindi ka VAT reds last year. Although you have the option to register under the VAT system. Ha? So, last year, hindi ka VAT reds kasi hindi ka lagpas 3 million at hindi ka nag-optional VAT registration. Ngayong taon, lumagpas ka sa 3 million. Nag-register ka under the VAT system. Or, you are expecting na lalagpas ka talaga sa threshold, so hindi ka pa man lumalagpas sa threshold, nag-optional VAT registration ka na. Pag ganun, parang binibigyan ka ng incentive ng batas. Parang ini-encourage ka to register. Talaga, hindi ka VAT registered dati? Oh, sir. So, first time mong mag-register ngayon under the VAT system? Yes, sir. E di paano yun? E di may mga input VAT ka noon na hindi mo na-claim noon. Oo, sir, kasi, di ba, ang input VAT, pwede lang ma-claim yan ng VAT registered buyer. Oo. O sige, kung nag-register ka ngayon under the VAT system, either through optional VAT registration or mandatory VAT registration, you are now allowed to claim yung mga hindi mo na-claim noon. Parang ganun. Can you follow? So, yung mga hindi mo na-claim noon na input VAT, kung meron man, ay pwede mong ma-claim ngayon. Provided ha, nandyan pa siya sa inventory mo ngayon. Kaya pansin mo yung basis, 2% of the value of such inventory or the actual VAT paid on such inventory. Beginning inventory, you pertain to the inventory mo, beginning inventory mo, at the time na nag-register ka sa VAT system. So ulitin ko, kailan may transitional? May transitional input VAT kung nag-register ka ngayon sa VAT system samantalang hindi naman dati. Ba't ka nag-register ngayon siya? Regardless kung dahil lumagpas ka na sa threshold or nag-optional VAT registration ka, basta dapat nag-register ka ngayon tapos hindi ka naman registered dati. So kung ganun, yung beginning inventory mo ngayong nag-register ka, be it coming from beginning inventory ng goods for sale mo,
o kaya ng supplies mo, o kaya ng raw materials mo if you are a manufacturer, o kaya, for sale in the ordinary course, except PPE, ha? Except PPE. So, beginning inventory ng goods for sale, work in process, kung meron, kung manufacturer ka, raw materials, kung manufacturer ka, finished goods, kung manufacturer ka, kasama supplies, pero wag mong isama dito ang PPE. So, i-multiply mo yon sa 2%. Tapos, ikumpara mo, magkano ang actual na VAT ng mga yan kay dati? Kasi beginning inventory mo yan. So, ikumpara mo yon 2% ng mga yon versus magkano ang totoong actual VAT niyan. Whichever is higher. Whichever is higher. Okay? Sir, sandali. Diba ang actual VAT 12%? Oo. Tapos, kukompare mo, sir, sa 2% ng beginning inventory. Tapos, sasabihin, whichever is higher. May laban ba, sir, si 2% dyan? Oo naman. Kasi ganito mangyayari, di ba yung actual VAT mo galing sa mga VAT registered suppliers yon. Di ba possible na yung mga binibilhan mo, mga hindi naman VAT registered. So kung ganun, isama mo pa rin yon. So sa pag-compute mo ng 2%, beginning inventory ng ano, ng goods for sale in the ordinary course, regardless kung kanino mo binili nun, galing man yan sa VAT supplier mo, non-VAT supplier, pagsamahin mo yon. So kung isasama mo yung mga coming from non-VAT suppliers sa pag-compute mo ng 2%, may possibility na mas malaki pa yon kaysa sa actual na VAT niya. Okay? So that is your transitional input VAT. May clue ka dyan eh, transitional. Transition, di ba? Pag-transition. Before, saka after, parang ganun. So dati, hindi ka VAT-reds. Ngayon, VAT-reds ka na. So parang pinapasalamatan ka ng batas. So talaga, VAT-reds ka na. Oh. Thank you ha. Very good, very good. Oh. So may mga input VAT ka ba nun? Actually, kahit wala ka namang input VAT nun, basta ano kasi yan eh, 2% ng beginning inventory mo versus actual input VAT. So kung walang actual input VAT yon, okay lang. Okay? Kasi meron ka namang basis 2% ng beginning inventory. Okay, that's your transitional. Clarification, sir. I will open my business this year. I registered this year. And immediately I registered as VAT taxpayer. Will I be subjected to, or will I be allowed or entitled to claim transitional input VAT? Eh, saan ka magka-transitional input VAT? Wala ka namang beginning inventory. Di ba? Wala namang beginning inventory. Kasi ka-start mo lang ngayon. Transitional yan. So, in my opinion, hindi kasama dyan yung ngayon ka lang nag-register, ngayon ka first time mo magnegosyo ngayon. So, yung initial registration, hindi magpo-fall dyan. Tatawagin mo bang transitional yung hindi galing sa before? Di ba? So, dapat before ganito ka and then ngayon ganito ka na. Kaya sa transitional. Okay, let's proceed to the last topic in this particular video. The standard input VAT. Second to the last topic pala. Okay? Yan, standard input VAT. Kailan ba may standard input VAT? Okay, so may standard input VAT tayo if the buyer is the government. Okay? And the seller, natural, is a private organization. So, puntahan natin tong nasa slide. The government or any of its political subdivisions, instrumentalities or agencies, including government-owned or controlled corporations, shall, before making payment on account of its purchase of goods and or services, tax at 12% VAT pursuant to sections 106-108 of the tax code. Okay, simplify lang natin. Deduct and withheld final VAT due thereon at a rate of 5%. Simplify ko lang, no? So, if we sell to the government, mapa yan ay national or local government including GOCC, subject to VAT yun. Okay? If you remember in our very first video,
sa introduction to business taxation. Sabi natin doon, di ba, regardless of the classification of the seller or the buyer, as long as there is a sale of goods, property, services, including lease of property, and that was made in the ordinary course of trade or business, that's subject to VAT unless exempt. So regardless of the classification of the seller, the buyer, that's VATable unless exempt. So halimbawa, ikaw ay supplier ng mga office supplies and bumili sa iyo si City of Manila. Siyempre, halimbawa 1 million ang halaga ng binili sa iyo. So you will charge additional VAT of 12%. So the City of Manila should be paying 1,120,000 including the VAT. However, gobyerno kasi siya. So siguro naniniguro ang ating gobyerno o batas natin. Kaya the moment na ang binentahan mo ay gobyerno at may VAT na akaakibat, tinan mo dito sa slide mo. Sa dulo, we withholdan kanya ng 5% VAT. So ulitin ko ha. Kapag ka ang buyer mo ay gobyerno, mapanational, local, GOCC, at yung binenta mo sa kanya ay may VAT, we withholdan kanya ng 5% VAT. The 5% will be based on the amount ng selling price mo. Limbawa, let's illustrate in this particular slide. So may output VAT yung binenta mo sa kanya, di ba? We withholdan kanya ng 5%. Yung 5% is not the standard input VAT. In-explain ko lang muna bago tayo para makapunta tayo sa standard input VAT. So, normally, when you sell to the government and you charge 12% VAT, we withholdan kanya ng 5%. Okay? Doon sa binenta mo, selling price mo times 5%. At yung 5% na withheld niya sa'yo will actually represent your VAT payable. So, tingnan mo sa slide mo. Yan yung VAT payable mo. E di kung ganun, kung 5% itong nasa VAT payable, e ang output VAT ay 12%, e lumalabas, pinayagan ka niya na mag-deduct ng input VAT at a rate of 7%. So, the 7% there is actually your standard input VAT. So, yung standard input VAT na yan, na-derive lang from deducting the 5% to your 12% output VAT. So, ulitin ko ha. Para mas maintindihan natin, puntahan natin ito. Halimbawa, si Alpha Corporation, VAT-registered supplier ng office supplies, ay nagbenta ng office supplies noong 2021 sa City of Manila. So, ang selling price, 5 million. Okay? Binili mo yon, binili ni Alpha yon ng 3.5, binenta niya ng 5 million. Magkano VAT payable ni Alpha Corporation? Siyempre, ang output VAT, di ba, based sa selling price. So, 5 million times 12%. So, that's 600,000. Okay? Less input VAT. Ah, kalimutan mo muna dito for the meantime yung actual na input VAT. Huwag ka munang mag 3.5 times 12%. Ganito ang mangyayari. Diba, 5 million times 12% is 600, that's your output VAT. E di 600,000 yun, diba? O e di 5 million plus 600, ang total ay 5.6. Instead na bayaran ka ni City of Manila ng 5.6, kakaltasan niya yon ng 5% ng 5 million mo. 5% ng 5 million. At ang 5% ng 5 million, eh, di ba, 250,000. Kaya ang ibabayad niya sa'yo, 5.6 less 250. 5.6 less 250. Pero, so ganito mangyari yon. Let's compute the output VAT. Di ba ang output VAT mo, 600,000. Yan nga yung 5 million times 12%, di ba?
Less standard input VAT. Yung standard input VAT mo kasi based din doon sa selling price mo. 5 million times 7%. Para magsarado siyang 12%, oh, 7% na standard, tapos winidholdan ka niyang 5% equals 12%. Magiging zero. So ulitin natin. May VAT ba yung binenta mo kay City of Manila? Oo. Magkano? 12%. So 600,000 yun. Kakaltasan niya yon ng 5%. 5% ng 5 million ay 250. Kakaltas niya sa ibabayad mo. So, siyempre, kung magre-remit tayo kay BIR, parang ganito, oh, BIR, ang output VAT ko doon sa City of Manila, 600. Uy, pero BIR, tinanggalan niya ako ng, binawasan niya ako ng 250, ha? O, yan yung 5% creditable VAT mo. Tapos, BIR, di ba, may input VAT ako? Pero ang input VAT mo, hindi na yung usual. Ang input VAT mo ngayon, yung 7% ng selling price mo. So, 7% ng 5 million is 350. So, if you deduct the two, the total is zero. Actually, final VAT yung 5%. Eh. Maalala mo, pag ang topic ay final tax, zero ang layab mo. Kaya nag-zero yan eh. Paano, sir, kung may mga benta pa ako sa mga ibang entities na hindi naman government. Doon ka lang magkaka-VAT payable. Pero basta ang kadil mo gobyerno, dapat ang VAT payable mo zero. Sir, matanong kita sir, di ba ang totoong purchase price ko sa binenta ko kay City of Manila ay 3.5 million? Oo. Kung i-multiply ko yun sir ng, kung halimbawa lahat yan sir galing sa VAT registered supplier, edi 3.5 million sir times 12% is 420,000. Yes. Pero silipin mo sir, oh, pinayagan lang ako mag-deduct ng 350. Yes. Pero ang totoong input VAT ko sir, 420,000 kasi 3.5 million times 12%. Yes. O edi mas malaki sir yung ano, totoong input VAT ko kesa sa standard input VAT. Oo. Edi lugi ako sir. Lugi ka talaga. So, anong gagawin ko dun, sir, sa 420 less 350? I-charge mo as a loss. I-re-record mo as a loss or expense. 420 less 350, may difference na 70,000. Okay? So, yung difference ng actual na input VAT versus standard input VAT ay isasara either income or loss. In our case, loss. Paano sir kung binili ko lang talaga yan ng 2 million? Tapos sir, edi kung 2 million sir, ang input VAT ko lang talaga sir, 240,000. Oo. Pero I will still claim standard input VAT na 350? Oo. Pero sir, ang input VAT ko lang talaga kung 2 million ko binili yon, 240,000 lang? Oo. O edi may difference sir na 90,000. Yes. At mas malaki ngayon ang na-claim mo, di ba? O income mo naman yon. Okay? I hope maliwanag si standard input VAT. Sabasahin natin to. The 5% final VAT withholding rate shall represent the net VAT payable of the seller. Yan yun, no? Yan yun, no? The net VAT payable of the seller. Okay? The 5% final VAT or the 5% final VAT withholding rate shall represent the net VAT payable of the seller. The remaining 7% effectively accounts for the standard input VAT. For sales of goods or services to the government or any of its political subdivision, including GOCCs. In lieu, tandaan mo to, in lieu of the actual input VAT, kaya hindi mo gagamitin dito yung actual input VAT, ang gagamitin mo is standard. Gagamitin mo lang yung actual VAT para i-compare sa standard. Pag mas malaki ang actual input VAT, loss. Pag mas maliit ang actual input VAT gain. So, tandaan mo, the 7% standard input VAT is in lieu of the actual input VAT directly attributable or ratably apportioned to such sales. Should actual input VAT attributable to sales to the government ay mas malaki sa 7%, the excess may form part of the seller's expense or cost. On the other hand, kung ang actual input VAT ay less than 7% ng gross payment, the difference is close to income. So, I hope maliwanag. Last topic na tayo, the other creditable withholding VAT. Ito,
ito. Nag-discuss na natin itong isa yan, 5%. 5% is not an input VAT. Hindi yan input VAT, di ba? Pero ba't dinedact sa output VAT? Eh, kasi kinaltas ni gobyerno sa atin yan eh. O, 600 ang output VAT na binenta ko kay City of Manila. Standard input VAT ko, 350. Pero hindi ako binayaran ni City of Manila ng 5.6 eh. Kinaltasan niya ako ng 250 eh. Ang ginawa ni City of Manila, 5 million plus 600 less 250. So, ang natanggap ko lang, 5 million 350 instead of receiving 5.6. O, nasaan yung 250? Na kay gobyerno na. So, ikakaltas ko. O, yan yung other type. Yan yung example ng other creditable VAT. May iba pa ba, sir? Meron pa, na-discuss na rin natin noong first topic natin, introduction to business taxation. Maalala mo na kapag ka yung services, kahit pa isolated, ay nirender ng non-resident foreign person, subject to final VAT yun, di ba? Maalala mo? Ang ginawa kong example doon, si PLDT. Di ba? Si G.I. Joe ang kinontrata niya para ayusin yung internet connection niya ata. So kahit isolated yung transaction, subject sa VAT si G.I. Joe. Pero si G.I. Joe ay non-resident foreigner. Non-resident foreign person. Iva-VAT pa rin natin yung services na nirender niya. Kung ikaw yung magbabayad kay G.I. Joe, huwag mong ibigay sa kanya yung output VAT, di ba? Ikaw mismo ang magre-remit sa BIR, maalala mo, final VAT yun eh. So, yung VAT attributable to services of non-resident foreign persons is another example of other creditable VAT. Hindi input VAT yon kasi hindi coming from your purchases eh. Pero ide-deduct mo yon kasi either ni-remit mo na kay BIR or withheld ng ibang government agencies. So, non-resident persons who perform services in the Philippines are deemed to be making sales in the course of trade or business even if the performance of the services is not regular. Maalala mo, isolated transaction. The recipient of the services is the one required to withhold and remit the VAT to the BIR. Such VAT can be claimed by the recipient as input tax. Pero actually, hindi siya input tax. Pero para tuloy siyang input tax. Kasi nga, deduction sa output tax mo. At isa pa is the 5% withheld by the GOCCs na kadidiscuss lang natin. Okay? So, that's the last topic in this particular video. Again, thank you very much. I hope may nadagdag na naman sa ating kaalaman. So, thank you sa mga nakaka-appreciate sa ating mga videos. I hope you will subscribe or kung nakapag-subscribe ka na, I hope you invite some of your friends who may benefit from these videos that we are sharing. So, take care. Stay safe kay COVID-19. And God bless us all.